If we could run it back, and do you wonder if we could run all of the things I did. Vanessa, and welcome to my channel. In this video, I am going to share with you some units that I saw na available for rent dito sa BGC. And as you all know, or kung hindi nyo pa alam, I just moved here dito sa Philippines a month ago, and I'm here for good. Kaya samahan nyo ako to explore and search for that unit na pwede nating i-rent dito sa BGC. Guys, andito tayo ngayon sa BGC. The first thing that ginawa ko is actually to search sa mga condo units na available for rent. Kasi nagbabalak ako na magstay here at least for 1 year and magrent ng unit dito sa BGC. So the first thing na ginawa ko is mag-search online. So I used Carousel PH, that website, and also yung RentPad and Facebook Marketplace. Ginamit ko yung mga yan para mag-search kung ano bang okay na condo unit dito sa BGC na pasok sa ating budget. Actually, ang aking budget, guys, is nasa 30,000, around the 30,000 pesos a month, including association dues. So finally, nakahanap ako ng agent, and yung agent natin ay sinamahan tayo sa first nating pupuntahan, which is Icon Plaza. Ang Icon Plaza, guys, nasa gitna lang siya ng BGC, kaya it's actually surrounded by restaurants, coffee shops, yung mga business establishments. So okay naman yung location niya, guys. When it comes to condo size, so first ang pinuntahan natin is ang studio unit. Yes. So, andito naman kami ngayon sa Icon Plaza. Yeah. Ang studio unit nila, guys, nasa 36 square meters. So, maliit siya, pero pagpasok namin, ayun, okay naman yung space. It's an open layout space. And I'm also looking for a fully furnished condo unit. So, itong unit na to, fully furnished na siya, obviously. So, kompleto sa gamit ang owner. Meron siyang cabinets, which is very important sa akin kasi napakadami kong gamit. And then also, there's the bed. Mukha naman okay yung bed. Meron siyang kitchen. And ang gusto ko dito is meron na din siyang mga fire extinguisher, mga ganyan, kasi for safety purposes yan. Ang hindi ko lang gusto sa unit na to is wala siyang balcony, pero okay lang naman. Okay din na malaki yung window niya, so there's an ample light coming in. Natural light, okay na okay sa atin, lalo na kapag nagvo-vlog tayo. Ang rental neto, guys, is nasa 35,000 a month, and pwede kayong makipag-negotiate sa owner or sa agent nyo na pwedeng babaan, ganyan. And usually naman, kasama na ang association dues sa bayad. And then after, pumunta naman kami sa pool area. Sa pool area naman, okay siya for me kasi unobstructed view ang makikita nyo. As in, makikita nyo yung mga buildings ng BGC, which is napakaganda tingnan lalo na sa gabi. Diba? Kung magsiswimming ka dyan and may view ka, sobrang
okay na okay. Napansin ko din na minimaintain nila yung kanilang mga amenities dito. Even if kapag naglalakad kami sa hallways, malinis na malinis. Sa BGC talaga guys, napakagandang mamasyal and it's a family-friendly place. It's really nice for foreigners, for tourists to stay. Kahit Airbnb, meron din dyan. And kung magre-rent kayo ng condo, okay na okay din. And I feel like I'm in a safe area whenever I'm here sa BGC. Kahit na mag-jogging kayo sa umaga, sa gabi, parang feeling nyo is parang walang mangyayari naman sa inyo. Kasi laging merong mga bantay na police around the area. So, very good. Very good talaga siya for us. Next na pupuntahan naman natin is Serendra. Nagulat ako actually na meron tayong unit na mahanap sa Serendra na available for rent for 30,000 pesos. Pero ang nahanap natin is studio unit. Expected ko na naman na studio ang mahanap natin sa budget natin. Kasi honestly, mahal na din talaga mag-rent dito sa BGC. Because BGC is a very, very famous city dito sa Metro Manila, and when it comes to urbanization, talagang upscale na ang BGC. There's so many things that you can do here sa area na to guys, kaya mahal na din talaga magstay dito. Anyways, itong studio unit na to is again nasa 36 square meters lang din siya. It's a open space, fully furnished, and okay naman yung mga furnitures ni owner. Next naman is another unit na studio. Ang kinaibahan lang nito is medyo may design si owner dito. Yung bathroom is also good size na din. Then meron din siyang washer and dryer, which is really nice. So kung mapapansin nyo yung kitchen area niya, meron siyang brick style wall. Yan. And then yung sa bed area naman niya, meron siyang parang curtain na nagaganap. Actually, yung mga studio units sa BGC, expect nyo na talagang maliit guys. As in. Kung naghahanap kayo ng one bedroom, kailangan nyo ding taasan ang inyong budget. So, ang budget nyo is dapat nasa 40,000 and above. And speaking of one bedroom, napasyalan din natin ang one bedroom unit ng Serendra. So, itong one bedroom unit na to, sobrang nagustuhan ko din siya. Kasi guys, merong balcony. The furnitures here is parang brand new. Kompleto talaga sa gamit and yung storage spaces niya is okay na din for me. Ngayon, ang price naman for this one is nasa 65,000 pesos a month and that includes association dues. And kung meron kayong budget for that, then you can rent this kind of condo unit. And itong unit na to guys, nasa I believe 56 square meters and kayo na bahala din magpa-connect ng internet nyo. Ang preferred internet providers nila dito is actually yung PLDT and yung Globe.
dito sa Renran, nagustuhan ko yung amenities niya kasi ang laki ng gym din nila. Tapos yung basketball court, sobrang laki din. As in, basketball court talaga siya. And then meron din silang tennis area or badminton area. So sa amenities, okay na okay siya kasi parang napansin ko na talagang well-maintained yung amenities nila. When it comes to their landscaping, as in pagpasok mo sa Serendra, makikita nyo agad yung napakaganda nilang landscaping. Sobrang nagustuhan ko yun kasi parang in-incorporate nila yung nature and yung residential buildings nila. If we could run it, if we could run it back, and do you wonder if we could run it back, if we could run it, if we could run it back, and do you wonder if we could run it back. Guys, mapapansin nyo, meron silang mid-rise and high-rise residential towers. So, hindi siya talaga yung matataas na building na yung usual condominiums na nakikita nyo dito sa Metro Manila. Which is nice kasi parang sakto lang yung height nila. And yun nga lang, bibihira ka makakahanap ng unit na may magandang view kasi hindi din masyado kataasan yung mga units nila. Pero location-wise, ang Serendra talaga is really good enough for me kasi malapit siya sa mall, malapit siya sa SM Aura, and malapit din siya sa market-market na mall. Actually, Serendra is one of the first residential condominiums din na itinayo dito sa BGC. And actually, when I hear Serendra, I always connect it with High Street. Yan. Kasi ang High Street, guys, isa yung strip na puno ng mga restaurants, high-end restaurants and coffee shops and clothing stores, yan. And napakadaming pwedeng gawin talaga sa High Street. And very Instagrammable, lalo na kung mahilig kayo mag-picture, mag-photography, ang daming areas sa BGC na pwedeng gawin yan. Sa Icon Plaza, okay din naman siya kung naghahanap kayo ng ganong klaseng layout ng studio. When it comes to amenities, guys, nakita nyo naman yung pool. Ayan, next na binisita natin is yung pool doon. And kung mapapansin nyo, talagang meron siyang unobstructed view ng BGC buildings. Napansin ko na most of the condos dito sa BGC talagang well-maintained din naman. And kahit yung mga luma, I think minamaintain naman nila. And nagustuhan ko na every time na papasok kami sa lobby ng mga condos, talagang very strict ang mga lobby
guards nila doon. And kung meron man guest, talagang bine-verify nila sa tenants na ito ay kanilang guest. And when it comes to accessing the condominiums, meron sila talagang access card para gamitin yon sa elevator. Kasi kung wala ka noon, hindi ka rin makakagamit ng elevator kasi kailangan talaga nung access card. So, ganun sila ka-strict. So, ayan lang guys. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong videos, I am going to upload another video, part 2 ng condo hunting natin dito sa BGC. So, subaybayan nyo yan. Kaya naman mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nagsasubscribe. And kung meron kayong mga questions about condo hunting natin, then leave it down below sa comment box. So, sana nagustuhan nyo itong video na to. Kaya naman hit that like button kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng videos natin. And I'll see you on my next video. Bye!